What's up, everybody? It's your boy JBSB here, and today we're gonna talk about jargons. Jargons. Ano ibig sabihin ng jargons? I'm gonna tell you guys what jargon means and how does it related to our Tamiya Mini Full Drive hobby. And yeah, this is kinda interesting because I'm just trying to review some of the jargons that we're using when we are racing, and some of them are kind of funny, so don't wanna eat your time. Let's go ahead and proceed to the desktop, and I'm gonna show you guys. Let's cut to the chase. Let's go ahead. See you later. All right, guys. We're going to talk about jargons, jargons that we are using in our hobby, which is Tamiya Mini Full Drive Racing. Before that, I need to explain what jargon means. So, andito tayo ngayon kay Google at tayo magtatanong. Yan. So, jargon means it's a noun. Alright? So, it's a special words or expressions that are used by a particular profession or group and are difficult for others to understand. Ibig sabihin, sarili nating terminology na hindi alam ng mga hindi nagre-race or hindi nagpa-participate sa Tamiya Mini Full Drive Racing. So, yung mga words na tayo-tayo lang yung nakakaintindi. Para po ito sa mga newbie, sa mga bago, at sa mga nagsisimula pa lang, para alam nyo na, pag narinig nyo itong mga terminologies, alam nyo na meaning. Alam nyo na ibig sabihin. Kasi nung una ako talagang nangangapa ako. Mga pag sinabing receiver, di ko alam. Imagine ko, di ko ma-imagine. So alam na natin yung meaning na jargon, eh, no? Mga salitang ginagamit sa isang grupo or organization na parang islang yun, eh. Sila lang nakakaintindi. Now, first of all, eto madalas kong naririnig to. Actually, dahil nadinig ko din sa iba, yun din ang pronunciation ko, which is this word. Okay. If you can see, C-H-A-S-S-I-S. Kung babasahin mo siya, specifically yung word na yan, chassis, kasi may S sa huli. But let's try to listen how it is being pronounced. Alright? So, let's see. Chassis. Again, doon sa mga bago, pag may nadinig kayo na matagal ng racer na sinabi, chassis, alam nyo na chassis. Tama. Alam nyo na yung tama. Chassis. Silent S sa huli. Chassis. It shouldn't be chassis. It should be chassis. Ito medyo nakakatawa lang isipin, pero dati ganyan din ako. Ang nag-correct sa akin yan is yung colleague ko sa Unisys, a former IT help desk analyst. Actually, ako yung former. I believe nandun pa rin siya, eh. IT service desk analyst pa rin siya. So, shout out to Mark Rehano. Bro, salamat sa pag-correct mo sa akin ito. Now I know, it's chassis, not chassis. Again, let's listen to it. Chassis. Yeah, chassis, not chassis. So, pabiro nyo na lang sabihin, pre, ang dami naman ng chassis mo. Chassis. Mga ganun lang, pagkakaibigan mo naman yung nagsabi. Para alam na nila, para yung mga bago na papasok, hindi na sila mamali. Dahil, nung nagsisimula ako sa Tamiya Mini Full Drive Racing, chassis ang tawag ko dyan. Kaya lang nadidinig ko sa mga racers, chassis, na mali pala ako. So, buti na lang may nag-correct sa akin, kaya nagpapasalamat ako. Chassis. Alright? Second, ito related to dun sa naunang video bago ito. Kasi yung sinundan nito, ina-upload ko na ngayon as we speak. So, chicane. Ano ba yung chicane? Chicane, common term to sa mga racers from today, as of the moment. So, sa mga bago, magigets nyo kung ano yung chicane. It's a noun. If you can see, it's a noun. Ang meaning niya is an artificial narrowing or turn on a road or auto racing course. Auto racing course. Ibig sabihin niya yung biglang liko. Not yung full curve, kasi may quick turn lang yun, eh. Yung pinakita ko sa inyo, let's just try to check if, maximize lang natin. This one. Yan, chicane, kasi
auto racing course, a turn. Tapos, ito tawag nila dito, sabi ko nga dun sa wave number 4, yan ito, ito nagro-rotate na yan. Dahil from straight or curve, bigla siyang nag, parang turn siyang gano'n, nag letter S siya. We can categorize this as chicane, pero it's called wave, alright? So, minimize na natin yan. So, yun po yung chicane, okay? An artificial narrowing turn or turn on a road or on a auto racing course, alright? Okay, so next topic. Heat. Ito, dalas to nagkakamali sila. Nung nagsisimula ako, nadidinig ko, hit. Heat is different from hit. Yung hit, nag-collision, nagtama. Hit. Yung heat, it's different. So, nagtataka ako, bakit pagka, ano, sinasabi nilang first hit, second hit, sabi ko, unang tama, pangalawang tama. Sabi ko, parang mali. Ginawa ko, ni-research ko agad. Ang term ko ng pag-research nun, HIT, hit, meaning on a race. Yun ang ginawa kong keyword. Ang problema, nagkaroon ng suggestion, hit daw. So sabi ko, uy, sabi ko parang iba. So ano nangyari? Ito na nga. It's not hit, it's heat. First heat, second heat, third heat, fourth heat. Not first hit, second hit, third hit. Alright? Hindi po. Magkaiba yung hit na nagtama o nabangga, tumama, nabangga, hit. It's different from heat. So, yung tense ng pronunciation, medyo mas mahaba. Heat. Alright? Hindi katulad ng bitch. Yung bitch, alam mo na yun. Parang, yung Tagalog, puta. Pero iba rin yung beach. Yung beach, yun yung sa dagat. By the beach. Alright? Not by the bitch. Alright? Iba yun. Okay. So, para sa mga bago, correct nyo na lang in a funny way, yung mga magsasabing first hit, sa first hit, yung hit na mabilis na pinanounce, iba yun eh, hit yung tama eh. May iba rin yun. Iba rin may term kasi na hit din sa atin. Iba rin yung hit, iba rin yung hit. Okay? Yung hit na may papaliwanag ko, yung HIT. So, dead, yan na yung hit ha. Ibig sabihin, first hit, second hit, ibig sabihin, ang meaning niya, definition, ito, definition of qualifying hit. A preliminary contest as in a race or tournament, the winner of which may enter the final contest or the secondary contest. So, first heat, nanalo ka sa first heat, proceeding ka sa second heat. Alright? Okay, sa mga bago po ito ha, doon sa mga matatagal na eh, pasensya na. So, dead heat, ayan. Ano naman yung dead heat? Pagka narinig ng bagong aspiring racer, dead heat, ano yung dead heat? Ano ibig sabihin nun? Ang meaning ng dead heat, it's still a noun, and there's a meaning for it on a verb category. Sa noun muna tayo. A situation in or result of a race in which two or more competitors are exactly even. Ibig sabihin, pantay sila sa final lap, sa finish line. Pagdating nila sa finish line, hindi makapag-decide si Marshall kung sino sa kanilang dalawa nauna. It's either ganyan lang ang lamang, sobrang halos dead even, or minsan talagang pantay na pantay. Pwedeng ihatol ni Marshall, dead heat. Sa first heat, nag-dead heat kayo ng kalaban mong racer, dalawa kayo. Kukuhain kayo ni Marshall, ipapasok na kayo. Proceeding na kayong dalawa sa second heat. Kaya lang, ito, as a Marshall's decision, pagka nag-dead heat ka, yung magkalaban na auto, dapat sila pa rin na magkalaban sa second heat. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Kasi at the first place, dapat eliminate nila ang isa't isa. Dahil sa first heat pa lang, sila na magkalaban, dapat may nanalo na sa kanila. Dahil hindi mo mapag-desisyonan, nag-dead heat, dapat pagsamahin mo sila. Ngayon, pag pinaghiwalay mo sila, ibig sabihin, may kinikilingan ka. Ibig sabihin, pwede kang mapulaan. Pwedeng sabihin ng mga racer, oy, yung Marshall, hindi patas, nandadaya. Kasi, hindi ka man nandadaya, baka yun ang isipin sa'yo ng mga racers. Bakit? Baka mamaya itong nag-dead heat, may oras na to. Biglang pinaghiwalay mo. Itong isa, naitapat mo sa mas mabagal na auto.
na nakapasok sa first seat. And nakabantay yung ano, racer na yon. Sabi niya, under ako nun. Eh, hindi naman dapat siya katapat nun. Itinapat mo lang. So, mali. Alright? Again, sa mga marshals, dapat, pag nag-dead hit sa first heat, dapat, sila pa rin na magkatapat sa second heat. Ngayon, laging tatlo, di ba? Pagtatapatin. Ngayon, kung dalawa na sila, isa na lang itatapat mo. Isusunod na tatakbo. Alright? So, that is just a clarification. Sa mga racers, pwede nyong i-contest yun. It's not proper na pag-iwalay nila, nag-dead hit sa first heat. Walang kahit anong logic na paghiwalayin yun. Ang nag-iisang logic lang doon is hindi niya alam yung way at pangalawa, may kinikilingan siya. So, kung ikaw racer, kahit mabagal man matapat sa'yo mabilis, pagkamali ang pagkakatapat, i-contest mo. Alright? Kailangan patas lagi. We should be fair on every situation. Alright? Okay. Ano yung verb? Run or finish a race exactly even. Oh, yun naman yung verb. Yung kilos o galaw. Alright? So, yun po yung dead heat. Ah, pasensya na po kung medyo I am sounding like arrogant. Medyo nakakatuwa lang kasi minsan hindi alam. Na hindi pa alam, pero ngayon at least may way na para ma-discuss, mapag-usapan. Alright? Pasensya na kung medyo arrogant yung tono ko. Pasensya na po. Sorry. Disqualification. DQ. The meaning of DQ. Ayan. Ito, hindi na sa race term. May mga meaning siya dito. DQ means disqualified. So, you know, so now you know, DQ means disqualified. Yun lang, simple lang. DQ sa racing term is disqualified. Ibig sabihin, it's either yung setup mo, may nalabag na hindi pasok dun sa rules na ginagamit dun sa particular race. So, dapat, babasahin mo yung rules nung racing center, kung anong gamit niya, pro stock Philippine rules, super stock ba? Supra stock ba? Cavite stock or cav stock ba? Dapat alamin mo kung ano yung rules na ipapatupad. Tapos basahin mo yung rules. Tapos check mo kung yung auto mo pasok doon. Alright. So, yun lang naman. Ito naman medyo technical term na. Ratio. Ito gear ratio. Yung ratio, ang meaning niya is the quantitative relation between two amounts showing the number of times one value contains or is contained within the other. Ang ibig sabihin niyan, for example, yung iba sa ang banggit, palagi ko na lang ano eh, pinapabilis na lang nila yung pronunciation. 4-1, 4-2, 5-1. Yung iba naman 5. Yun naman eh ano na lang, kumbaga sarili nila, kumbaga code nila yun eh para hindi nila malaman ng iba kung anong gamit mong gear ratio. Pero ang tamang terminology, for example, bigyan natin ng example. Ayan, ito. Ay, hindi. Meron akong example dito. At hindi ko makita. Hindi ko siya makita. Ah, ito pala. Ayan. For example, 4:3. Pero wala namang gear ratio sa Tamiya ng 4:3, ha. 4:3, yan. Ang tamang pronunciation dyan, term, 4:3. Ano gear ratio mo? 4:1. 4:2. 5:1. 3.5:1. Yung pagka 3.5:1, iba na yon. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Ito. Ayun o. Ito yung high speed gear eh. 3.5:1. Ibig sabihin 3, tapos 0.5, tapos tsaka nag-ratio, 1:1. Alright? For example, 4. So, yung 4, mas mabilis yung 3.5. So, tatlo't kalahati, 1:1 na ratio. Okay? Tapos, itong 3.7, dito allowed sa pro stock eh. Wala pa kasing 3.7:1 na gear ratio sa kit ngayon. Wala pa. So, pag in the future, kung meron silang ilalabas si Tamiya, may ilalabas na ganung ratio, possible, may allow na yan. Kaso ngayon, hindi pa. So, again, 4:1, 4:2, pwede rin 4:1, tapos 5:1 gear ratio. Alright? Kumbaga sa pronunciation lang naman. Para yung, kasi ako na gaya din ako, may nag-correct din sa akin. So, yun, ina-apply ko na. 4:2, 4:1, 5:1. Para lang po alam, just so you know. So, nasa ratio na tayo, no? Ayan. Ito, battery voltage. Actually, we're almost done. Mabilis lang naman ito. Battery voltage. Baka yung ibang jargons, hindi ko na
hindi ko na ma-discuss kasi hindi ko maalala. Ito lang yung mga naaalala ko na kadalasan ko nadidinig. Ito mali ko to eh, kaya i-discuss ko din sa inyo. Kanyari, ang battery voltage mo is 1.40. Yan, 12.6 volts yung example. Pero sa Tamiya Racing, kanyari yung battery voltage ng isang AA battery na rechargeable. Halimbawa, Fujitsu Red Label. Chinek mo sa battery checker, nakita mo ron 1.40. So, ang minsan nababanggit ng iba, 140 volts. Kasi pag kadadinig ng ibang mga bago yon 140 volts, mali, baka malito sila, 140 volts. Napakalakas nun, napakalakas na voltahe nun. Kaya, kumbaga, para lang sa mga bago, para hindi sila malito, 1.40 volts, 1.45, 1.38, 1.33, 1.20, mga ganun. So, yun lang naman yung proper pronunciation at correct term, terminology. Yeah! Wala nang kasunod. I'm just checking. Ah, ito, meron pa pala. Ito, lastly, ito ay medyo importante. Kung makikita nyo to, manifest, diba? Ito yung green, brown, yellow sa gear ratio. Ang tawag po dyan is spar gear. Spar gear. S-P-U-R gear. Hindi po yan yung counter gear. Ang counter gear, yung nakalagay dun sa motor shaft na kumokonekta sa pinion gear ng makina or motor. Yun yung counter gear. Ang kulay ng counter gear sa 4:1 at 4:2 ratio, yung kulay black. Sa 5:1 gear ratio, yun yung kulay royal blue. Sa 3:5:1 gear ratio, yun yung color sky blue or light blue. Alright? Para hindi kayo malito. Tapos, crown gear naman, sa pro stock, sa FM chassis, ang crown gear niya is color orange. Sa non-FM naman, sa rear motor chassis, color pink. Okay? So, yun lang naman yung mga tawag sa kanila. So, yeah. I think that's about it on this video. Wala na akong maidudugtong pa sa ngayon. I'll see you guys on the outro. Please bear with me. See you later, guys. Bago tayo pumunta sa outro, may naalala lang ako. May tinatawag na embang. May tinatawag na underspeed. Ayan. Pagka sinabing embang, kadalasan, ito yung mga dalawang meaning ng embang. It's either overspeeding yung auto mo or hindi naka-set up yung auto mo dun sa racetrack na yon. Alright? Ibig sabihin, nag-flew off track yung manifold drive mo. Yun yung embang. Pag sinabing umembang yung auto ko, dalawang meaning nun. It's either, pwede nilang sabihin, overspeeding ako eh. Meaning nun, umembang. O kaya naman, mabagal na, tumapon pa. Meaning nun, umembang. Yung underspeed naman, ang pagka di nila maamin na underspeed sila, ang sinasabi ng racer, lobat. O kaya, sunog yung makina. Pero ang totoong ibig sabihin nun, natalo sila sa race, underspeed. Alright? So yan, additional lang naman. Medyo nakakatawa lang pakinggan, pero pagka yung mga bagong racers dyan, alam nyo na, pag sinabing umembang, it's either overspeed or hindi nakaset up yung auto do sa racetrack layout. Or, pagka sinabi namang underspeed, sasabihin ng racer, lobat eh. Ako, nasunog yung makina. Yan yung mga kadalasan na terminology or jargons na madidinig nyo sa mga racers. So, sa mga newbie, now you know. See you later guys on the outro. Seryoso na to. Alright guys, thank you very much for watching this video. This video is all about the jargons or the terminologies that we're using when racers are competing on a Tamiya Mini Full Drive race. So yeah, if you like this video guys, again, I will appreciate it so much if you can just hit the likes, the thumbs up button. If you dislike it, you can just push that dislike button as well, or thumbs down. And
Asking for a favor again, if you could share this video, if you think this video could help your friends, even if they are not into Tamiya mini four wheel drive racing, they might get interested if they can actually see this kind of videos. So that will help our community to grow much faster and to grow much bigger. So in the future, probably you can soon see more guaranteed price races, big races to come. And if there's a lot of things that I forgot, yun doon sa mga racers na matatagal na, meron akong mga terminology na hindi nabanggit, or meron akong incorrect terminology na ito na i-discuss na mali naman pala, please feel free to comment down below. Turo nyo po sa akin, tapos para yung ibang makakabasa, malaman din nila. Yeah, I think that's about it for this video. Thank you very much for watching all of my videos. Konting-konti na lang, we will be monetized. And again, I'll be giving away some money on the first month income na marireceive natin coming from Google. Like what I've always said on my previous video, keep safe, be blessed today and every day of your life. And again, I'll be seeing you on the next video. Bye for now. Ciao.